Yo, happy Sabbath, bro. Happy Sabbath. Establishing and holding new converts. Kasi po, pag bagong convert, kailangan talagang ma-establish sa ating church, sa pananampalataya. Una daw po, kailangan may pangalawang crusade. Nakailang crusade na po, sino po ang naka-attend na ng at least isang crusade? Alam niyo yung crusade? Anong tawag mo dito sa crusade? Yung evangelism, revival. So, dapat daw po, meron pa rin isa, tapos meron pa isa. Kasi hindi naman lahat ng bagay na sinasabi doon ay pumapasok sa ating isip, di ba? Kaya kahit ako po ay pinanganap sa mga Adventist na mga magulang. Ang mga magulang mo po ay nagtatrabaho sa Nagaview. Ako po ay pinanganap sa PUC Baeza, school natin nung nasa Baeza pa. Tapos nung nag-transfer yung parents ko sa PUC, Philippine Union College, Nagaview. 16 years po sila doon, dun ako lumaki. Tapos kami po ay lumipat sa akin sa AUP, sa PUC AUP, nung naging AUP. Tapos po ang parents ko ay missionary pagkatapos namin. Nung nag-work namin sa AUP, ang parents naman namin ay nag-work sa Thailand, missionary. Tapos lumipat 8 years, tapos missionary po sila sa Africa. Tapos nag-work tayo po sila. Doon pa rin po ako, kapatid ko po sa IAS. So, ang pinapanalangin ko po noon ay bigyan ako ng Diyos ng trabaho. It's English, work. So, bago po kami graduate, naggawa kami ng system, yung tawag din yung alumnus kung naalit ng AED. Isa po ako sa mga gawa, hindi ako lahat gawa nun kasi ang hirap ko lang. So, ang dami namin trabaho, work. Ini-English ko yung work. Pero, walang bayad. Pag kinukit yung binayad sa amin, mas marami pa yung binabayad sa working student kaysa sa bayad sa amin sa pagawa ng alumnus. Kaya mas sirapte pa yung working student. Sabi ko, bakit ganun, Lord?
yung pala naalala ko, ang pinanganan namin ko lang po ay work, hindi naman job. Minsan, kaya pala kailangan natin manalangin ng maayos kasi yun ang sinasagot ng Diyos. Specific. So nanalangin po ako na magkaroon ako ng job. Aba, kasi medyo tumaas-taas na yung aking sweldo na mukha ng job na kumpi. Tapos po, minsan, kami po ay, ako ay napaka-loyal sa aking trabaho. Sabi ko, pag office hours, dapat nandyan ako sa office kasi kahit anong magloko dyan, yung mga computer, napakaraming gumagamit ng system, dapat isang tawag yung nila maayos ko. Pero, tinignan ko ang aking pitaka, wala nang laman. Hindi ko alam kung bakit ko kailangan ng pera ng panahon na yun. Pero walang laman, nanalangin ako mga kapatid. Lord, kailangan ko ng pera. Wala na akong pera. So, pagkababa ko ng telepon, pagkatapos ko manalangin, ako po lang ako sa office ko. Biglang nag-ring yung telepono. Meron pa kasi kaming van doon na nirerentahan sa airport. Pero pag office hours, ayaw kong magparent. Kasi siyempre, nagtrabaho ako lang sa office. Sabi niya, tumawag ko sa telepon, Win, pinaparentahan mo ba yung van mo? Sabi ko, opo. Pero, naitrabaho ako pag-araw. Hindi. Pwede mo bang ihatid ko sa tutuban? Magkano ba? Eh, matagal na kong panahon. Sabi ko, 1,000 lang. Yung van ko, 1,000 kahit saan nakarating. Yung gasolina lang, eh, 100 lang noon. Kahit saan na makarating kasi makamura ako noon. Sabi ko, eh, may trabaho po ako. Eh, hindi. Sa president's office ito, pakihatid ko nga ito. Tapos sabihin mo na ako magkano. Ay, nag-iisip ako. Sabi ko, ayaw ko naman umalis sa trabaho. Pero pag yung president's office ang tumatawag sa akin, palagay ko pwede na yung umalis sa trabaho. Kasi may special, sabi kasi ito kasi yung pamilya na ito, namatayan sila. Kaya naman, hinatid ko. So napakabilis mga kapatid. Ilang segundo lang, mabilis. Parang yung testimony ni brother, ni pastor. So ganun po ang ating Panginoon. Mabilis sumagot sa panalangin. Pero may mga panalangin din po ako na hindi ang Diyos sinasagot. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano. Bakit tumatawa? Pero parang hindi niyo kinisip na tumatawa kayo. Ngayon, ako po ay college. Nananalangin po ako. May pinapanalangin ako, hindi ko rin sasabihin sa kung ano. Pero hindi talaga ng Diyos sinasagot yung panalangin ko kahit hanggang ngayon. Tapos, hindi mali yung iniisip nyo. Alam ko kung ano yung iniisip nyo, pero hindi yun. Hindi ito talaga sinasagot ng Diyos yung panalangin ko. Nabasa ko po sa Bible na pag nananalangin ay kailangan mag-fasting. Saka prayer. Sinubukan ko po mag-fasting ng 3 araw. Hindi talaga, inuurasan ko ilang araw na ba? Ilang oras na ba? Hindi pala ganun ang tamang fasting na realize ko rin ganun. Hindi talaga sumasagot ang Diyos sa akin. So, na-frustrate ako. Sabi ko, walang Diyos. Nilagay ko sa isip ko na walang Diyos. 2 linggo akong nakasurvive na walang Diyos. Meron na ako yung Diyos. Ayaw ko lang tanggapin. Diba po, minsan na-frustrate tayo para doon. Sabi ko, ano lang yan, mga kasi alam niyo yung mga nagiging atheist, akala nila magagaling sila eh. So, akala ko rin, napaka-logical ng aking iniisip. Sabi ko, mga ano lang yan, mga imagination lang yan, spiritual imagination, sabi ko. Pero, itinaalala ng Diyos sa akin yung mga nangyari simula nung bata ako. Yung sa dorm, yung 3 months old ako, nalaglag ako dun sa Google Deck. Tulog ako, hindi man ako ng mother ko. Sa guest room ng kalin, sa Cavita. Nagbisita kasi kami doon. Nalaglag ako sa floor. Pero, iniwan ako ng mother ko na nandun ako sa Google Deck. Tapos, kasi nagyan ako ng unang po ng malaki ng sinasay. Maka, hindi ako nalaglag. Pagbalik niya, nandun na ako sa floor, pero nandun ako sa ibabaw ng ugan. Diba? So, sabi ng mga nakikinig sa kwento, aha, sir, may plan ang Diyos para sa'yo. Diba? Hindi lang po ako ang gano'n. Lahat po tayo may plan ang Diyos. Diba ba? Meron pang naalala ko nung nasa Nagabi ako, nahilig po ako ng bike sa mga parampa ng mga bike kung saan-saan ko pinaparundan ng mga hagdan at saka ganyan yung bike na nakaganyan. Yung sarang gulong naka.
nakakalayo ako kahit nandito itong bypass sa kabata ko. So, pinoprotektahan ako ng Diyos sa mga aksidente. Minsan, walang preno yung bike. Dire-diretso akong ganun sa mga grass cutter, tapos yung brake, mga ganyan. Buti na lang nakita ako. Minsan, dire-diretso ako sa hagdan ng boys dorm. Yung pala, walang brake yung bike ko. Dumiretso na sa loob ng dorm, tapos nabangga ko yung lectern. Kaya mag-iingat. Pero nagtataka ako, mga kapatid. Hindi ng Diyos pinapayagan na disgrasya ako ng grabe. Mga gas-gas lang. So, ang ating Panginoon ay napakamabait. Pag tayo ay nananalangin, lalo na, sabi sa akin ni Pastor Audrey, pag ang panalangin natin ay tungkol sa ating spiritual life. Sino po ba ang nananalangin sa Bible tungkol sa spiritual life? Si Solomon. Diba si Solomon po? Si Daniel. Si Job. Pag nananalangin, sabi ni Pastor Audrey, pag nananalangin tayo tungkol sa ating spiritual life, na tayo ay gumaling spiritually, ma-connect tayo to the spiritual life, lagi daw pong yes ang sagot ng Diyos. Pero yung katulad ng panalangin ko na hindi ko sinasabi sa inyo kung ano yun, no ang sagot ng Diyos sa akin. Bakit no? Nabasa ko po sa 2 Corinthians, kahit para si Pablo, na sumulat siya na halos kalahati sa New Testament, nag-no rin ang Panginoon sa kanya. Grabe no. Si Pablo na nga yan, si Saul na naging Paul. Siya na ang nag-survive na half, almost half of New Testament. Ang Diyos pa nag-no sa kanya. Namatay na siya, nag-persecute na siya. Pero meron pa rin panalangin na no ang sagot ng Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians, nananalangin ang si Paul na tanggalin yung kanyang thorn in the flesh. Yung kanyang, ewan ko kung ano yan, tinik sa laman. Siguro po, ayon ay figure of speech na ibig sabihin meron siyang kahirapan sa kanyang katawan o hindi niya masolve sa kanyang katawan ng mga problema. Sabi ng Diyos, my grace is sufficient for thee. So, ibig sabihin daw ko nun, in impression ng Holy Spirit, kaya hindi sinasagot ng Diyos sa 2 Corinthians, pwede natin nabasa. Kaya hindi po sinasagot ng Diyos ang kanyang request. Eh dahil, because of the multitude of revelations, dahil sa dami ng pinapakita ng Diyos kay Pablo, baka pag inayos ng Diyos ang tinik sa laman ni Pablo, ay magi siyang mayabang at makalimutan niya na ang mahirap niyang maging mayabang, mga kapatid. Kaya nung si Adam and Eve ay nagkasala, binigyan sila ng mas maraming trabaho. Bakit? Alam niyo yung mga working student? Mga ano yan eh, mga mapalad yan. Kasi mas marami kayong trabaho. Kaya nangangarap din actually ako mag working student. Kasi mataas ang tingin ko sa mga working student. Karamihan ng mga naging presidente ng AAP, nag working student. Kaya hintay-hintay lang. Sabi ni Ellen G. White, the more preparation, ibig sabihin pag mahaba ang school mo, 10 years, the greater responsibility ang mas malaking responsibility, mas mahaba ang preparation. Minsan, nagbabasa pa ako ng special messages dun sa Ayas Church. Nabasa ko yung Ellen White, right? Sabi ni Ellen White, magpadala ng mga tao sa school of evangelism na ilang months lang, tapos dapat dalhin na sila sa field. Sabi ko, ilang months lang para, bakit kailangan ng matagal? Tapos, naalala ko, nandun ako sa Ayas. Bakit kailangan ko mag-teach dito mga ito? Ipinaalala ng Banal na Espiritu po sa akin. Si Moses pala. 40 years siya nag-working student. O, di ba? Si Moses? Si Moses po ay 40 years siya nag-work sa wilderness. At yun ang kailangan na preparation para maggabayan niya ang Israelites. Ang mga pinaka... Si Moses ang isa po sa mga pinakamalaking kinalaman sa kaligtasan ng mga tao. Siya ang kumaga ng Ten Commandments, siya ang alis ng bukuhan ng mga Israelites. So, mas malaki ang preparation, mas malaki ang responsibility na piniprepare sa atin ng ating Panginoon. So, ang panalangin po, minsan hindi sinasagot ng Diyos. Dahil para sa ating kapakanan. Para daw po, sabi sa 2 Corinthians, hindi tayo yumabang,
kung katulad tayo ni Pablo. Dahil siguro marami nang binibigyan Diyos sa atin. Mahirap na naman yung ibabang mga kapatid, katulad ni Lucifer, si Satanas, sa langit. Siya ay maganda, siya ay pogi, siya ay talented, siya ay mataas ang posisyon, ay lumubo na ang kanyang ulo. At nung lumubo na ang kanyang ulo, hindi na siya pwedeng makorek. Yun daw po ang isang sa mga sinyales na tayo ay mayabang. Pag tayo ay kinokorek, ay nahihirapan tayo ng nagkakahalit tayo. So, isa sa mga panalangin ko po mga kapatid, ang panalangin ko sa Diyos nung ako'y sabi ko, na hindi po sana ako yumabang. Bigyan ako ng maraming problema. Para hindi yumabang, hindi, para nandiyan ka lang sa lupa, umabang. Sabi ko po sa Diyos, ayaw ko po na ako'y nasa harap, yung naka-display. Gusto ko dun na ako sa likod. Para, kasi yung mga sa likod, hindi yun yayabang masyado. Pero pag lagi kayo nasa harap ng mga tao, ako nga, pag nararamdaman ko po, ako'y na-retreach, parang yumayabang ako. Kaya pala yung aking pong kaibigan na pastor, makatapos niya mag-sermon, ang napakagaling na sermon, talagang luluhod siya. At talagang, ano, mananalangin siya ng matagal. Kahit na maraming gustong kumamay sa kanya. Sabi ko, bakit si Pastor Ray, pagkatapos niya mag-sermon, ang dami yung gusto ko umay, pero nakaluhod lang yun. Tapos pag tapos niya yung manalangin, ang tingin ko sa kanya, parang nakalimutan niya na siya nag-preach. Ibig sabihin, siguro po, kailangan niya magpakumaba at makalimutan yung attention ng mga tao. Kasi yung attention po ng mga tao, parang nakaka-ano ng ating kaibangan. Kailangan po natin pag-ingatan. Diyan nalag-lag si Lucifer. Kaya po yun ang caution ng Diyos kay Pablo. Because of the multitude of revelation, baka yumabang ka. My grace is sufficient for you. Ibig sabihin, ang interpretation ko po doon, my grace is sufficient for you. 2 Corinthians ay matuwa ka na maliligtas ka. Lahat ng kailangan natin ay ibibigay ng Diyos. Yung hindi namin kailangan, lalo na yung makakasama sa atin, hindi rin ibibigay ng Diyos. Pero mga kapatid, meron ding mga bagay na kailangan natin pero hindi ibibigay ng Diyos. Pero, kasi, kaya naman natin parang gawin sa ating sarili. For example, ang narinig ko po dun sa GYC, sabi ng isang preacher, God will not brush your teeth for you. Ano ba po, nanalangin kayo, pakilinis po ang aking ngipin, pero ayaw niya naman nag-brush. Hindi na sagutin ng Diyos ang panalangin. Kasi kaya-kaya naman natin mag-brush. Di po ba? So may mga bagay na hindi ang Diyos nakasakupunin sa right ni si Ellen White. Kasi nung hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin ko, nag-reserve ako naman sa prayer. Na nakita ko dun, may mga bagay na hindi ang Diyos sinasagot dahil kaya naman para natin gawin. So baka, so pag hindi ng Diyos sinasagot ang ating panalangin, baka hindi yun mabuti para sa atin, ang isa pang possibility, baka naman kaya natin gawin. Magtrabaho lang tayo, magsipag lang tayo, mag-aral lang tayo, baka naman kaya natin gawin. Actually, mas mabuti pa na tayo ay gumagawa. Kaya hindi ng Diyos binibigay sa atin ng ibang mga bagay. Gusto niya tayo ang magtatrabaho. Kasi mas gumaganda ang ating nakaka-exercise tayo. Pag lahat na lang ng Diyos binibigay, eh, parang tayo, wala lang tayong alam gawin. Sa kailangan natin magtrabaho, kahit si Adam and si Eve, nung nasa Garden of Eden pa rin sila, wala pang kasalanan, ang trabaho nila ay mag-alaga ng garden. Nung nagkasala sila, humirap yung pagtrabaho sa garden. Para hindi kung ano-anong iniisip ng mga tao. Sabi ni Ellen White, yung kaya daw iniisip ng trabaho nung pagkatapos ng mahirap na trabaho, pagkatapos ng kasalanan, yun ay para maayos ang ating karakter. Para hindi ano-ano. Kasi pag idleness is the word. Tapusin nyo nga po. Pag idle, an idle mind, the devil's workshop. So pag hindi na, pag wala tayong ginagawa, dyan na pumapasok yung mga kung ano-anong naiisip natin. Mabuti na lang si brother, umalik sa AFP kasi wala din siyang magawa din sa kanila. Kung ano, sabi ko, bakit nagpapakahirap sa AFP? Kaya wala din naman siyang ginagawa din sa kanila. So pag wala kayong magawa, punta na lang kayo sa AFP. Pero kailangan talaga ng maraming panalangin dun. Di ba sir?
Kasi kahit nung ako po yung dumating sa AP, napakahaba ng tila. Nung unang panahon pa yun, wala pang ayos. Ngayon, mahaba na lang. Hindi na napakahaba. Mahaba na lang. Okay. Meron po akong kaibigan na pastor, si Pastor Frederick Paul, na grabe yung manalangin. Siguro naikwento ko na sa inyo. Ayaw ko nang ulitin. Naikwento ko na po ba si Pastor Paul? Naikwento ko na sa inyo, pero gusto mo lang ulitin kasi napakaganda na po. Minsan po, ang isa sa mga panalangin ko mga kapatid, ay, kasi nang basa ko po sa writings ni Ellen White, kaya daw, maraming hindi lumalagot sa pananampalataya. Eh kasi hindi tumutulong sa gawain. Yung mga membro na gusto na lang alagaan sila ng alagaan ng pastor, yun daw yung mahihina at marireklamo ng mga membro. Pero yung mga gusto tumulong, yun yung lumalakas ang pananampalataya. Kasi yan, sabi ni Ellen White, hindi ka matututo lumangoy pag nakatingin ka lang dun sa malumalangoy. Pag gusto mo matutong lumangoy, dapat nandiyong ka sa tubig. Kaya sa gawain, sa buhay Kristiyano, hindi tayo inutusan tumingin. Inutusan tayo gumawa. Pag may narinig tayo dito sa Bible, sa Spirit of Prophecy, sa Pastor, ang utos ng ating Diyos, the Lord said, He is not going to say the hearers, yung mga nakikinig lang, but the doers. Kasi yung nakikinig, nakikinig lang. Pero, kailangan gagawin. Kaya, gusto ko pong tumulong lagi sa gawain pag wala na akong ginagawa. Ang isa ko pong sa ating tip na na-discover ko sa aking buhay, ang isa sa mga pinakamagandang panalangin ko na gawin ay pag wala tayong ginagawa, mananalangin tayo sa Diyos kung anong gusto niya ipagawa sa atin. Para pong meron tayong bossing. Ang boss natin ang ating Panginoon. Pagkatapos ng aking gagawin, pag nakaupo ako rin sa office ko, wala na akong gagawin. Mananalangin ako sa Diyos. Ano pong gusto nang pagbawi sa akin? Tapos may papasok na idea ko sa tao ko. Magandang gawain. At usually po, pag nananalangin ako ng gano'n, yung susunod kong gagawin ay napakaganda. Yung parang hindi ko na kailangan pag-isipan masyado, hindi ko na kailangan paghirapan. Parang pag ang Diyos ang nagplano ko anong gustong ipagawa niya sa iyo, napaka-successful at napaka walang problema. So, ang isa po pinakamaganda niyan, pag gumising tayo sa umaga, minsan, nabasa ko po sa writings ni Ellen White, listlessness, ibig sabihin, pag wala kang lista ng gagawin mo, ay kasalanan daw yun, grabe naman. Ibig sabihin, idleness talaga ay workhouse of the living. Kasi pag wala daw tayong lista ng ating gagawin, ay kasalanan daw yun. Listlessness is sin. Kasi wala tayong to do. Ayun yung to do. Yung mga bagay na gagawin. Schedule. Sabi ko, grabe naman yun. Napakahipit talaga pa lang. So, pag wala kang gagawin, anong gagawin natin? Mabuti na lang po ang ating Panginoon ay ang Holy Spirit ay tinutulungan tayo kung anong ating ipapanalangin pa rin. So pag nananalangin tayo na, pag nananalangin, pag hindi ko nakalimutan manalangin pagkagising ko sa umaga na, Lord, anong gusto niyong pagawa sa akin ngayong araw? Ay, maganda po ang resulta ng aking araw. Napaka-productive, lalo na po para sa gawain. Isang beses po, ang pinaka-maganda po, kasi kung gusto natin tumulong, madaling matuto sa gawain pag ang mga kasama mo ay marunong. Kasi gaya-gaya lang. Di ba po? Wala nang bago dito sa mundo. Nung mababasa natin dito sa SOP, sa Bible, yun sa Acts, kung paano sila gumagawa, pero nabasa natin yun. Paano natin makikita? Minsan nananalang. Ako nakikita, nabasa ko po dito, nabasa. Pero gusto ko po ng positive na example. Ang ating Panginoon, pag nanalangin tayo ng ganun, binibigyan talaga tayo ng example na maganda. Ang aking college, nananalangin ako, sabi ng aking pinsan, kapit lagi ka mag-isa, wala kang kaibigan. So nananalangin ako dito, bigyan mo ako ng mga kaibigan. Mami yung kaibigan ko. Pero sabi ko ito mga kaibigan ko, parang mga pambay ito. Parang pabansing-bansing. Parang hindi sila seryoso. So nananalangin ulit ako. Masaya. Pero parang hindi ko alam. Parang hindi. Nananalangin ulit ako.
bigyan niyo po ako ng mababait na kaibigan. Ayun, dumating yung mababait na kaibigan. Yun lang kasi pinanalangin ko, kaibigan lang, kaya ako sinasili ng dumating. Yung pinanalangin ko po, bigyan niyo po ako mga seryosong kaibigan. Ayan na. Yung mga seryosong, mas seryoso pa sa akin. Ang ating Panginoon ay, minsan po, nakakatawa rin yung mga sagot sa ating panalangin. At, so, nung nakilala ko po ito si Pastor Frederick po, hindi ako nakakita ng tao na buhay pa na ganun kagrabe manalangin. Yung kaibigan mo talaga. Naalala ko tuloy po si, kung nababasa ninyo yung book na Great Controversy, yung pinapamigay natin, yung dahilang pag-asa. Great Hope sa English. Ang dati po na title ng Great Controversy or malaking tunggalian, parang ganun. Nababasa ko po yun, yung kumpletong book dun sa chapter ng mga revival, sila Luther, sila Martin Luther. Sabi daw po dun, tatlong oras daw po siya manalangin yung mga revivalist noon. Sabi ko, paano daw manalangin ng tatlong oras? Ako pag nananalangin ako, tulog. Nakaka-experience ko ba kayo? Ako lang ang nakakatulog. Si brother dun, honest. Gumagano siya. Bakit ano bang iba panalangin yun na na-resign ko na lahat ng kailangan kong panayon? Sabi ng pag-asa, napakaganda po yan. Pero po yan yung maikli. Meron na po yan yung mas makapal. Yung 44 chapters. Doon po ay napakaganda po sa akin. Maganda rin po yan, pero mas maganda yung makapal. Naubusan lang po ako ng pinakamigay kaya. So, sabi ko, paano ba nananalangin yung mga tao na tatlong oras? Sabi daw po din sa aking narinig sa radyo, yung mga revivalist daw po ng Reformation time, 500 years ago, tatlong oras daw po siya manalangin si Martin Luther. At saka, kung, dahil siya yung pastor o priest, doon kung saan siya priest, wala daw walang criminal doon sa ano, kung saan, sa grabe niyang manalangin, naaapektuhan pati yung kanyang area. Walang nare-rape, walang magnanakaw, walang no, pamatay, nagsasarado na yung mga bar. At pag may problema daw po si Martin Luther, mas matagal pa siya manalangin. So pag walang problema, tatlong oras. Pag may problema, mas matagal pa. So nanalangin po ako sa aking Panginoon. Lord, paano ako manalangin ng ganun kahaba? Hindi ko, so pag hindi natin alam, manalangin lang, manalangin lang. Pag hindi natin alam, magtanong lang sa ating Panginoon at sumasagot ang ating Panginoon. Pagkadaan ng ilang buwan ko, maka-experience ako ng United Prayer. Wow! Sa United Prayer dun sa isang revival sa Tagaytay, sabi ko, ano ba yung United Prayer? Before panalaman ng division yung United Prayer, nalaman na itong mga kasama ko. Kasi yun si Ma'am, yung nagtuturo sa division sa mga union ng United Prayer sa mga conference sa CSU. Kami siya doon, 2 weeks before, tinuruan niya kami. So curious na curious ako, yung Tagaytay, 15 minutes lang pala yung dahil sa AFP kung gusto mo talaga makaabot sa United Prayer. Alas 4 kasi ng umaga yun. So nung nanood pa ako sa United Prayer, natutuwa ako kasi hindi ka maubusan ng sasabihin, tali makikinig ka na lang. So nakikiusyoso ako kung ano yung mga problema ng mga ibang tao. At is baka nadama akong sakit sa panalangin, hirang, mga ganun po. So, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nung ako'y nananalangin, Lord, paano ako makapapray ng at least lampas isang oras? Ang sagot ng Diyos, United Prayer. Doon sa Tagaytay, tapos punta sa SST, tapos nakarating din sa AAP. So, napakaganda po ng ating Panginoon. Pag tayo nananalangin, siya ay nandyan, sumasagot. Minsan, nandun ako sa group, sa Facebook ng mga atheist. Pumupunta ako sa mga atheist. Kasi, sinabi ko pa sa inyo, naging atheist ako ng 2 linggo. So, pumunta ako lang sa group ng atheist. Gusto ko lang silang debatein. Or gusto ko silang, maray niyo, mayroon parang interesado doon. Karamihan sa kanila, nagagalit po sa akin kasi sa pinupost ko. Kasi nabubuking na wala naman talaga. Hindi naman talaga maayos yung kanyang isip. Pero may mga curious doon, sabi po nila, may experience na with God. Sabihin ko nga sa amin, hindi ko sabihin pala, meron mga atheist na hindi sila talaga galit sa Diyos.
Meron mga atheist na hindi lang talaga alam nila na alam na meron parang Diyos. So, ganun po ang nangyari doon. So, ano ba po ang natutunan natin sa prayer? Meron pa po akong isang sinubukan dati. Kasi po, dahil mahilig pa akong ipag-drive, yan. Sinag-drive ako nila. Sinabihan, pinutusan ako ni Arian. Yes, sir, pwede ko mag-drive sa Sabado. Ikaw rin ang speaker. Kailangan po tayong sumunod. Sa mga gumagawa, sa mga nasa gawain. Pag iba iutos ni Arian, Pero pag sa gawain, ay hindi lang yan si Arian ang nag-uutos. Dahil yan ang utos ng ating Panginoon. Actually, nananalangin ako kung ano gagawin ko. Kaya pag may inuutos na halin mo siguro yung pinapagawa ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda manalangin sa ating Panginoon ng gagawin. Lord, ano pong gusto niyong ipagawa niyo sa akin? Lord, ano pong gusto niyong i-preach ko dyan sa mga tao? Kasi kayo naman po ay mga anak ng Diyos. Hindi ko alam kung ano mga problema ninyo. So anong tuturo ko dito? Hindi ko alam. Pero ang banal na Espiritu, yun ang nakakaalam. Kaya sabi ko sa aking Panginoon, I am totally dependent kasi hindi ko alam kung anong kailangan ng mga anak ng Diyos dito sa mga Bible natin. So, sinubukan ko po mga kapatid na prayer and fasting ng isang semester buong Sabado. Kasi nakita ko si yung tinutulungan ko na isa pang isang si Jati dati. Mahilig din mag-utos. Sir, punta tayo dun. Buti nga ngayon, may pamasahe na noon, wala pa. Actually, mas gusto ko pa yung panahon na walang pamasahe. Kasi dati yung PIC nagbibigay na ngayon ng pera minsan. Minsan yung binisita mong church nagbibigay. Noong unang panahon, walang pera yung church, walang pera yung PIC. Mas maganda ang trabaho pag kanya, pag mas maraming sacrifice. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero, mas marami akong experience na kamangha-mangha kung mas marami akong sacrifice. Minsan po, kasi itong mga estudyante, sacrifice na talaga yan. Wala silang pera. Tapos magbibisita ko sila pagkalayo-layo. Naaawa naman po ako sa kanila. So pag nag-text sila, nandito sila. Sir, may exam kami bukas. Wala kami pamasahe. Eh, anong gagawin ko? Siyempre, pupunti ko sila. Kawawa naman sila. So, sa aking pagtutulong po sa mga masisipag gumawa sa Diyos, sa gawa ng Diyos, maraming maraming mga miracle ang pag wala ka na talaga, pag ubus na yung pera, pag ubus na yung strength mo, ubus na lahat, dyan na dumarating ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pag marami pang pera, kaya pa. Actually, opportunity rin yan. Kasi kahit na walang miracle na nangyari, yun po muna tayo sa, halimbawa, nawalan na tata, maubusan na tayo ng lakas sa ating pagtulong, sa gawain. Minsan, tinutulungan ko yung isang revival sa AUP. Ako nagsusundo, wala silang pera. So lahat ng speaker, ako nagsusundo sa airport. Ako nag-akin, akin yung tol, akin yung pamasahe, akin yung, pati yung mga camera ng lahat, ako papapakain, ako hiram ng extension, ako pinakamaaga kasi magdadala ng camera. Ako pinakalit kasi ipin yung camera. Tapos pakainin yung palahit ng camera mo. So grabe ang trabaho. Tapos, minsan tinawagan ako. Sabi nila, yung siyang speaker magpapahit sa airport. Alas stress, umaga. Sabi po nila ay, pero may maghahatid na. Ay sabi ko, ngayong gabi makakatulog ako ng maalis. Kasi may maghahatid. So ako po'y natulog. Pagka alas stress, may tumawag. Yung maghahatid, hindi nagigising. So yung lumundag ako sa aking kanay, kinuha ko yung speaker sa guest room, dinala ko sa airport. Tapos, ako po ay pabalik mo. Antok na antok pa, minsan ang tulog po pala ay naiipon. Pag marami kayong tulog, tapos magpuyat kayo, hindi kayo masyado rogado. So, bugbog. Pero pag kunti ang tulog niyo, tapos kahit kunti na lang, parang every 5 minutes na aantok kayo. Parang nai-imbak din pala yun. So ako po yung antok na antok. Yan po sa galing, hindi ko alam kung alam yung SNEX. Malapit na mag-exit sa Coca-Cola pagkuntang AUP. Meron doon Caltex. So natulog po ako ng Caltex. Pag-gising ko, pag-tutin yung sarili ko po. Naka 40 minutes ako tulog. Siguro hindi na ako-antokin. Paglabas ko ng gas station, 5 minutes pa lang ako nag-drive. Antok na naman po ako.
Ang ibig sabihin, grabe yung utak ko ng tubig ko. E nakita ko yung toll gate. Sabi ko, may traffic light naman dyan sa Bel Air. Naurasan ko na po lahat ng traffic light. Kasi anong gagawin ko pag traffic light? Naurasan ko na lang po 40 seconds yan bawat direction. So may 3 minutes ako rin sa Bel Air. Tulog ako sa Bel Air. Sa traffic. Sa Manabela. Tapos may go! Narinig ko na po yung mga sakyan. Andan na po ako. May, sa pang traffic light dito sa Greenfield. Sabi ko, may 3 minutes ulit ako. Pag grabe pa ng antok mga kapatid. Inuubos mo na yung pera mo, inuubos mo na yung lakas mo, inuubos mo na yung oras mo, lahat yung influence mo, dinidepensahan mo pa yung ministry. Tapos, ubos na. Parang yung attitude, malapit mo rin ay maubos. Alam niyo yung attitude, yung pasensya sa gawain. Malapit na rin maubos. Pagdating ko sa Greenfield, ang problema mga kapatid, may traffic light doon, mabuti. Pero ang problema, ako yung nasa harap. Ibig sabihin, ako yung dapat mauna, paano ako matutulog? Sabi ko, pinanalangin ko pa si Diyos, pakigising ako pagka-green. Natulog na ako. Ubusin na naman yung mga yun. Pero nanalangin ako. May narinig po akong boses. Sabi niya, sabi ng boses, green! So nagising po ako. Pagting ko green, so kami ako abatid. Nung tumatawid po ako, sabi ko, nangkaling ako sa airport. Dito ako sa, kasi pagkawagising, parang nag-stack pa lang yung computer, hindi para kumandar. Wala naman yata ang pasama dito. Tinigin ko sa center nito. Wala naman. Baka pinahirap ko yung susi, kapas ko na ibang tabi. Baka tumagod dun, yung natulog. Tapos, tatago lang kasi yung mga pwede ng mga pastor na yun. Ano, gusto nila kasama yung speaker kasi pag kasama yung speaker, marami kayong natututunan. Wala naman nakatago din sa likod. Baka tumagok si Dr. Dean, yung pinsan ko. Ay, sa langit, malalaman natin kasi sa langit po lahat naka-record. Di po ba? Meron ang plot sa Bible, may book sa langit. At hindi lang yung mga nangyayari ay naka-record, yung magagandang mga bagay naka-record dun. Kaya gagawa tayo ng maraming magandang bagay kasi naka-record dun. Kung gaano karami yung ginawa natin dito sa mundo, pagdating natin sa langit, ganun daw parami, kalaki yung bahay natin. Sabi mo sa Revelation 22:12, "For I come quickly and my reward is with me, as much as according as his work shall be." Kung gaano karami yung ginawa natin sa mundo, kung tayo maligtas, kung hindi tayo maligtas, sayang. Pero ang kaligtasan ay libre. Pero yung reward, depende kung gaano karami ang ginawa natin. Actually, kaya kung gusto magsipag mga kapatid, kasi dati po, businessman ako. Mas marami kang puhunan, mas marami kang makukuha. Parang ganun, pag hindi nalupit. Eh nung tumigil na yung aking business, sabi ko, ang business ko na lang sa langit. Kasi ang langit, hindi na nalupit. O di po ba? Sabi sa Bible, store not your treasure here on earth where moth and rust will attack. But store your treasure in heaven. Yung ating mga coin, magiging gold sa langit. Wow! Kung totoo talaga ang langit, yun ang pinaka-best na business. Ano? Business ng paghahanap ng mga kaluluwa. Para maligtas. Okay. Ano yung kwento ko din sa traffic light? Ginising. Ano po? Green! So, sabi ko po, sa langit, malalaman yan. So, nag-drive ako kapunta sa AAP. Pagdating ko sa AAP, tumigil ako sa may PIC kasi dapat nakaset up na yung mga camera doon. Yung chine ko, nakaset up na. Parang hindi umaandar yung hindi ko. Hanggang muna. At so, kaya pala forever na tayo dito. Okay, so, ano po nangyari? Nung dumating po ako sa PIC, chine ko yung mga kaibigan ko, nakaset up na lang camera. Okay, pwede akong matulog at kumain at maligo. Pero, nakita ko po, nung nag-united prayer, yung mga tao sa PIC. Alam niyo yung nakapagdating na po kayo sa PIC? Kung hindi pa kayo nakarating, sumama kayo sa amin mamaya. Nararamdaman natin pagbalik. Yung home stage, wala na stage, at saka dun sa harap, doon na upuan, puno ng tao kasama sa United Prayer. At hindi yung normal ganun, kasi sa program nakalagay ko, United Prayer 6:30 to 7. 7 to 7:30, devotional. 7:30 to 9, session 1.
alas 9 na, nagpi-prayer pa rin. So, walang devotional at saka walang session 1. Kasi yung United Prayer po ay nagtuloy-tuloy. Sabi ko, hey, sige, dayan mo yan sila kasi nahihirapan sila mag-United Prayer. Ako, malilito ako kakain at tutulong ng konti. Pero nung nandun ako si Bob, naisip ko po, kinabukasan, yung panahon na natutulog ako sa traffic light, ay yun din yung panahon na nag-United Prayer yung mga kasama ko. Sabi ko, kung hindi sana sabay, baka hindi ko masyadong isip. Pero nung sabay, naalala ko po tuloy yung sa Acts. Pag maraming nananalangin na mga kaibigan mo, kaya nga United, pare-pareho kayo ng pinapanalangin. Minsan, baka tinutulungan ng Diyos yung mga unbroken at prayer. Na magising, kaya po ayaw kong ibenta yung aking sakyan. Kahit na maraming gusto bumili. Kasi, diyan ko naaalala kung anong dapat natin ginagawa sa gawain. Diba? So, parang monument yan. Hindi lang yan monument, talagang nasasakyan. Nasasakyan at nagagamit pa rin sa gawain. At ang Diyos ang nag-sustain kahit na malipis na ang gulong. Ay, nag-donate ng gulong. Kasi ayaw ko bumili ng gulong mahal. Kaya lang yung mga kaibigan ko, nailinis na sa gulong. Sabi nila, ang pagpipis-nipis ng gulong, kung saan ako pupunta, kunin mo yung gulong doon sa bahay. So, marami pa akong supplier ng manipis na gulong. Pero marami naman. So, napakaganda po ng buhay Kristiyano. May problema, pero challenge lang yan. Parang examination sa school. Makakagraduate ba tayo pag walang exam? Hindi. Kailangan may exam. Bakit may exam? Para lumakas ang ating pananampalataya. Lumakas ang ating karir. Bakit tayo may karir? Para gumawa pa ng trabaho. Bakit nga ba tayo nilalang ng Diyos? Kasi gusto niya pag meron siya dahil sa pag-ibig. Parang mga magulang, bakit kayo nag-aanak? Dahil sa pag-ibig. Diba? So God created us because of love. Kaya lang magkaloko-loko tayo because of sin. And yun ang kailangan po natin pag-ingatan. Kailangan natin malaman kung ano ang kasalanan at saka kung ano ang kabanalan. Kaya po yan ang trabaho ng ating church. Kaya tayo nag-re-reveal sa church na nasa Bible, nasa Spirit of Prophecy, para hindi tayo, kasi ang kasalanan talaga ang ating kalaban. Minsan nag-aaway-away tayo, pero ang kalaban talaga natin ay yung kasalanan, kasamaan. Yun ang kalaban natin, tayo, magkakampi tayo. Dapat, lahat, maliban kung ayaw natin pakawalan ng kasalanan. Pero, ang Diyos ang tutulong sa atin maka-overcome ng kasalanan. With man, it is impossible, but with God, everything is possible. Talagang hindi gumagalaw ang ating buhay. Hanggang ano oras ko tayo? 10:40. At 10:40 na. So, pwede na tayong matapos, sir. Pinapositive ko, sir, kasi mamihiya sila ang patililing ako. Okay, so, last 2 minutes. So, ang sabi ko, si Jesus po mismo ay mahilig mag-pray. Ay nainggit sa kanya yung mga disciple. Kaya tinuruan niya nananalangin yung mga disciples. The Lord's Prayer. Ang isa po sa sentence na naiintindihan ko nung naalala ko sa the Lord's Prayer, yung Thy will be done. Ibig sabihin daw po, sabi ng pastor na narinig ko, talagang hihingi natin sa Diyos ang kanyang will. Kaya napakaganda yung panalangin na, Lord, ano pong gusto niyo ipagawa sa akin? Kasi, minsan, ako ang nakaisip ko anong gusto kong gawin. Tapos, pinapanalangin ko si Diyos, please bless this girl. Bakit hindi nang parang hindi pinagbabalang ng Diyos yung gusto ko? Sabi ko, baka hindi God's will. Siyempre, pag hindi God's will, hindi natin mapilit ang Diyos. Pero pag kinulit natin ang Diyos, baka ipahayag din. Pero mas maganda pa rin, yung ang Diyos na mismo ang idea. Tapos, tayo na lang yung okay, gano'n naman po talaga. Hindi naman tayo yung Diyos sa yung sumusunod. Tayo ang sumusunod, siya ang Diyos. Minsan nakakalimutan natin. So kahit si Jesus po mismo, sabi niya, Thy will be done. Kahit si Jesus po ay walang kasalanan, siya po ay grabe na nalangin. Nagpa-fasting siya din sa wilderness, lalo na nung bago siya mag-start ng ministry, kailangan talaga mag-prayer and fasting.
At saka habang nag-ministry, kailangan ng napakaraming panalangin. Katulad ni Enoch, isa pa sa Bible's example, si Enoch daw po sa amin ni Ellen White ay laging nasa gulong. Siya ay nagre-refill ng kanyang spiritual life. Pag siya ay puno na ng espiritu, siya ay bumabalik sa patatan at siya ay nag-preach. At pag naahawaan na siya ng mga sa syudad, babalik ulit siya sa mundo, at saka siya ay re-recharge, sir. At nung siya ay ginuha ng Diyos, na-miss daw siya doon sa kanya, kung saan siya nag-ministry niya sa syudad. So tayo po ay manalangin sa ating pag-close. So Father in Heaven, we praise the Lord for the opportunity to encourage the brethren. We praise you, Lord, for the opportunity of prayer. We praise you, Lord, for listening to our prayers. We praise you for not answering our prayers that are not good for us. We praise you, Lord, for your plan of salvation. We praise you for the brethren who have accepted the truth in Jesus Christ, who have joined the remnant church, and who want to do also and look for other people who want to be saved. Father, we only ask, Lord, that you please lead us, because we are confused, we are clueless. The great controversy is so complicated, the enemy is so intelligent, and we are so inexperienced and so clueless. We fully depend on you, Lord, for leading, for ideas, and for execution. Without you, Lord, we are just, the devil will just play with us. That's why we depend on you, Lord. Please give us wisdom and understanding and efficiency, Lord, in doing your work. And give us the humbleness and humility to obey, to acknowledge that you are God and that we are your subjects. So we owe our lives to you, Lord. We praise you for forgiving us from all our foolishness, for all our sins, from all our sins, and for clearing us of all our evil and wickedness. Please guide us, Lord, in our as we look for other people who want to be saved, and continue to give us encouragement, give us good friends, Lord, give us spiritual friends, so that we can be more like you. Continue to remind us, help us to see you in nature, help us to see you in the church organization, help us to understand your will from the Bible and the spirit of prophecy. Only you, Lord, can brighten, can enlighten us with the truths. Please send people in our lives that will encourage us, that will improve us spiritually, Lord, and help us, Lord, to work for you. Give us zeal and knowledge to do your work. Thank you for hearing our prayers in Jesus' name. We pray. Amen. Yes, salamat po. Tayo po ay dadako na po sa ating group discussion po. No? Ang mga kabataan po ay dito po sa site na po. Papangalahan po kayo ng inyong likod, Ate Ariel. At sa mga adults po, dalawang grupo po. Yung isang grupo po, papangalahan po ni Brother Joe Marie. Ayan, ano si Brother Joe Marie? Nasa baba. At saka si Brother Jerome. Okay po. So, yun po. Tayo po'y gumawa ng dalawang circle po dito for our group discussion. At ang mga kabataan po dito po sa site na to. So, yun po.